Ayan, amazing morning po. Talagang napakagandang gabi ito at talagang very very blessed tayo dahil ngayon, Testimonial Thursday, makakapakinig na naman po tayo ng magandang kwento po na naitulong ng Amazing Pure Organic Barley. Ayan, so shout out po sa ating I Am Worldwide Family, not just in the Philippines but internationally. Ayan, so tayo po ay hindi lamang Pilipinas, no? Talagang kumakalat na po ang ating pamilya around the world. Ayan. So shout out po sa ating mga BODs and also to our supplier, Ma'am Maritoni Fernandez. Ayan po. So before we begin our event right now, let's pray to the Lord. Let's give this night to our Lord Jesus. So let's feel the presence of the Lord. Lord God Jesus, we thank you for this night. We thank you for this evening, Lord. Salamat po sa iyong binigay na pagkakataon dahil kami po, Panginoon, ay nandito po ulit upang makapakinig, Panginoon, ng iyong magandang testimony ng iyong gawang Amazing Pure Organic Barley, Panginoon. Salamat po dahil kayo po ang nangunguna sa aming buhay. Ganon din po ngayon, Panginoon, dinudulog namin ang gabing ito na kayo po ang manguna sa puso ng bawat isa. Let us have an open heart, Lord. Let us have an open mind, Lord. At makapakinig po kami, Panginoon, ng testimony ngayon na kung saan kami po ay ma-uplift, Panginoon, at possible, Panginoon, na ito po ang maging daan po, Panginoon, upang magkaroon po ng kagalingan, hindi lamang po sa aming pamilya, kundi sa mga kakilala po namin, Panginoon. At ngayon po, Panginoon, dinudulog po namin ang gabing ito, Panginoon, sa iyong harapan, tinataas pa po namin, Panginoon. Salamat po muli, Panginoon, sa iyong kabutihan sa aming buhay. In your mighty name, Jesus, we pray. Amen and amen. Amazing morning po ulit, no? So talagang napakagandang gabi ngayon dahil hindi lang iisa, no? Hindi lang isa ang isang sakit ang mapapakinggan natin. So very very powerful tong testimony natin for today. So before we introduce our speaker, so paki-shout out naman kung nasaan ka ngayon. Ayan. So kung ikaw man ay nasa Pilipinas, nasa ibang bansa, please shout out right now. Please comment down below. At tayo po ay 212 million viewers. Grabe! Ang dami, no? Ang taas naman, no, ng energy mo, Mentor Mike. Ayan. So, right now po, it's 8 p.m. in the Philippines. At talagang alam ko hindi lang Pilipinas ang nanonood, kundi ibang bansa. Kasi ang ibang bansa talaga, kahit anong oras dito 8 p.m. maybe sa kanila ay tanghali, gabi or madaling araw talagang nanonood sila. So paki shout out po kung taga saan po kayo, no, at kung anong team po kayo under. Ayan. So mga mentors, kung tayo po ay merong gustong masyeran ng ating Amazing Pure Organic Barley, kung gaano nga ba ka kaganda tong ating product, I mention mo na siya ngayon, no? So kung siya po ay kapatid mo ba, kapamilya, kaibigan, o kaibigan, ayan, grabe. Dahil kapag tayo nagmamahal, talagang kailangan yung pinaka-the best ang in-offer natin na. Ayan, so watching from Antipolo, Philippines, hello po from Antipolo. Talagang grabe yung suporta. Kanina talaga ay nakita natin na meron po tayong in-IBP dyan at talagang maraming na-share na naman dyan. So watching from Singapore, ayan. Hello po sa mga taga-Singapore. Watching from Napoli, Italy. Hello po, Mentor Marichu. Shout out po sa ating mga taga-Italy. Ayan. Talagang worldwide tayo, no? Watching from Saudi Arabia. At watching from Greece. Hello po, Mentor Maymay. Watching from Mindanao. Ayan, hindi lang tayo Luzon. Hindi tayo po ay Luzon, Visayas, Mindanao. Ayan. So, shout out po from GGS. Ayan, talagang very sikat tong lugar natin na to, no? GGS. Ayan. Sobrang, sobrang dami pong nanonood tonight. At kailangan, kung ikaw ay hindi mo pa na-invite, ang gusto mong i-invite, i-mention mo na siya right now. Ayan. Kasi talagang hindi lang itong Pilipinas, no? Hindi lang Pilipinas ang gumagamit ng ating Amazing Pure Organic Barley, kung hindi mga taga-ibang bansa din po. So kung ikaw nga nandito sa Pilipinas, eh hindi ka gumagamit, talo ka pa ng mga taga-ibang bansa, ano? Ayan. So watching from Japan, hello po sa mga taga-Japan. Watching from Cavite, ayan. So right now po, no?
Tayo po ay magpapasimula sa ating gabi na ito. Mapapakinggan natin itong speaker na to. Sobrang blessed tayo dahil talagang itong i-testify niya ay napaka napakagrabe, kasi hindi mo akalain na sa ganung niya sitwasyon, natulungan po siya ng ating product. Now, so, right now, she's a graduate of Bachelor Technology major in drafting. Grabe talaga tong ating speaker na to ay bigatin. And she's a former BPO call center for 5 years, and right now, she's a full-timer. Pinu-full-time niya na po ang ating business. Ayan. And she's a mover maker and a rising leader from team builders under Team Focus Worldwide. So let's welcome Mentor Christelle Jem Odtohan. Mentor Christelle, take our floor. Ayan, amazing morning po, mentors, no? So clear naman po yung ano natin, yung video, no? So thank you so much po to all na bumubuo po ng IM Worldwide po to give us this opportunity po na makapag-share dito sa buong IM Worldwide, pero grabe po, internationally and also locally po nanonood sa atin ngayon. So maganda po, no, maitag nyo na po, even your family po, no? Mas maganda po kung family mo po yung mismong i-sharean mo po ng ating video or live video ngayon. So ngayon po, mag-share lang po ako ng screen para po, no, makilala nyo din po ako. Ayan, so paano na lang po kung kita yung screen, Ms. Maika? So ayan, so kita naman. No, wait lang. I-full screen ko lang po, mga mentors and guests. So ayan, kita naman po. Ayan. Miss, ayan, wait lang, Miss. So ayan, since po nakikita niyo naman po sa screen, ayan po yung pangalan ko. My barley testimonial and my name po is Chris. Crystal Jem Odtohan. So ito po yung journey. Share na rin po yung ganitong product, yung ganitong business worldwide, no? Hindi lang po locally, even po worldwide, sineshare ko na rin po siya kasi ang laki po ng itinulong sa akin, mga mens, and also sa family ko. So, next po dyan, mga mens, no? Ayan. So, ito po yung family ko, no? Short introduction lang po. Lahat naman po tayo may pinagmulan, di ba? So, ayan po, sharing to you, ito po yung family ko. Tapos ito po ako nasa likod. Di ba? So, medyo ano pa, mens, nasa dilim yung kutis natin. So, ayan po. And ito po yung father and mother ko. Tubong Cardona Rizal po ako. No? So, father ko po and mother ko po, then yung sister ko. Then ako po ito. Di ba? Ang laki ng pagbabago, mens, no? So, ako po yan. Ako po yung panganay. Mukha lang po akong bunso. Di ba? So ako po yung panganay sa dalawang magkakapatid and dalawa po kaming ano, no, babae. So dalawang babae, ayan, pero hoping magkaroon ng baby boy yung parents namin, no. And then ito po, meron na din po tayong family. So ayan po ako, ito po yung husband ko. Then binayayaan po kami ng tatlong sibling or tatlong anak. So ayan, ito po yung panganay ko. Then ito po yung bunso namin, ito yung pangalawa ko po, which is lalaki. And then ito po, mga mens, no? So, tayo po, ang short background lang po is graduate po tayo na Bachelor of Technology major in drafting sa Morong Rizal po. So, shout out po if ever meron mga taga Morong Rizal po na nakikinig ngayon sa ating live, no? Comment mo naman dyan kung taga ano ka din. Dito ka rin nag-aral, mga mens, no? And then, ito po, no? So, ayan, ngayon natapos ko, Bachelor of Technology major in drafting technology. Kami po yung gumagawa ng plano, full house plan, sama mo na yung interior, full package, mets. Pwede kami ang gumawa para sa'yo. Yun nga lang po, unlike engineer, kami po walang license. Kasi 4 years lang po yung natapos ni Mentor Christelle. So, yun po. Pero kami po, yan po yung tinapos po. No? Maging ano, junior architect, pero walang license. So, yan po talaga yung mets, no? Then, aside po dyan, paano po ba ako na-introduce sa business? Una po sa lahat, yung course ko po is Bachelor of Technology, major in drafting. Pero ang ending, ito po yung naging trabaho ko.
Di ba? Ang layo sa tinapos. Di ba? Ang layo po sa tinapos ko, no? So, ayan po, naging call center po tayo sa Makindi Taguig. Ayan, BGC po. Shout out po sa mga taga BGC. No? Ayan, dyan po tayo nagkaroon ng first work. So, 3 years din po yan nung nag-work tayo. Pero may na-realize po ako na ano, nag-stop din kasi meron po akong nasubaybayan, no, yung ka-office mate ko. Ano, kinuha ng maaga. Hindi po, matanda na po kasi siya. Tapos siya lang daw po yung bumubuhay sa family niya. Yung pala meron siyang health concern. Ang health concern niya is yung heart enlargement. So yun siya, means. Kaso sa kanya umaasa yung family niya. So ang ending, doon na po kinuha sa ano, no, sa office. And then, bago po yan, no, nagkaroon din po tayo ng work. So ayan, nagkaroon din po tayo ng work sa Concentrix. Ayan. So ito nga mga men. So bago ma-introduce sa akin po yung company natin, which is IAM Worldwide, ayan, na-scam po ako. Ayan. So na-scam po ako sa first work po, men. Kasi nga po, di ba, tayo po as breadwinner, kapag nakikita mo yung pangangailangan, minsan, di ba, nag-a-attempt ka pa, naghahanap ka pa ng opportunity kumita ng ano, ng mas mataas sa sahod mo, mens. Di ba po? So, ayan. Pero ang ending na scam, yun lang yun, mens, no? Yung buong ipon natin na scam, back to zero. So, yun siya. Tapos nang hinayang ako noon, kasi nga, totoo yung sabi nila, no? Walang easy money. Pero yung iba, nagbabaka sakali. Baka ito yung opportunity. Kumita ng extra kasi nga kulang. So, yun siya, men. So, ang ending po, instead na kumita na scam, naubos yung pera. Back to zero po tayo. So, yun siya. So, ang ending, wala akong choice. Kailangan ko ulit mag-work. Ganon. So, ayun nga, na-work po ulit tayo as call center. Ayan. And then, nung na-scam po ako, no, tumatak po to, nung nire-realize ko po ngayon, ito po yung tumatak sa akin na every problem is an opportunity in disguise. Ayun siya, men. Bakit po? Nung na-scam po ako, nakita ko po yung post ng mentor ko. Ayan. So yung nakikita niyo po sa left side, yan po yung mentor ko. Yan, maputing po yan, si Mentor Mark. Ayan. Mahal na mahal po namin yan, no? Kasi, ayan. Hands-on po siya sa amin, no? Any, ano mang package po ni mo, as long as team builder ka, ayan, aalagaan ka. Yun po yung nagustuhan po. The same time, aside po doon, God-centered din po yung ating company. So, ayan po, hindi ko po kilala si Mentor Mark. Nakita ko lang po yung post niya na Garcinia, Cambodia. Garcinia po kasi talaga yung nakaakit sa akin. Kasi nga, a call center, hindi na po nakakapag-exercise. Yun lang talaga yung gusto ko. Garcinia, Cambodia. So, ayan po, napapunta po tayo sa office. Pero wala po tayong pera niyan, mga miss. Kasi nga, kagagaling lang po sa scam. Kaya lang po ako napapunta ng office kasi nanigurado po ako. Na totoo ba itong bibilhan ko ng ano, ng Garcinia, Cambodia? Una po kasi 1 box lang po talaga yung gusto ko, hanggang sa naging 3 box, and then sabi niya maganda mag 6 box na lang para maka-discount. Tapos ayun nga, napapunta tayo ng office. So ayun, mens, to the cut the long story short, pumunta tayo sa office, wala akong dalang pera. Pero na-discuss po sa akin yung opportunity, which is pwede pala akong kumita extra dito sa business. So, yun lang po talaga yung ano ko, yung concern. So, ayan po, mens, kung nakita nyo po, yung hawak ko pong pera, hindi ko po yan pera. Hiniram ko po yan. Tapos, tanong nyo po kung kanino ko hiniram, sa boss ko po mismo, sa TL ko, sa first company. Nangutang po si Mentor Christelle. Magkaroon lang po ng pampuhunan kasi nabuhay po yung pangarap ko. The same time, ang ganda po nung opportunity na ibinigay sa akin ni IAM Worldwide, which is yung kitaan, tsaka po yung Garcinia, Cambodia, kasi nga po, need ko pong mag-ano, yung parang mag-reduce din ng ano, weight, gano'n. Tapos, sinama-sama ko din po yung hobby ko, ayan, kasi ang mindset ko, kikita tayo dito, ang ganda nung ano, produkto, kailangan ko yung produkto. So, ayan siya mga mens, no? And also po, ayan mga mens. So, ayan talaga yung gusto ko lang, Garcinia. And then, booming pa po ang Garcinia noon. So, kumita po tayo sa Garcinia at bawi na din po yung pinuhunan natin.
sa negosyo. Ayan. Means, Garcia pala yung gusto mo. Bakit may barley ang pinag-uusapan natin tonight? Di ba? So, ayan po nga mga mens, no? Since nga, Garcia lang po talaga yung purpose ko. Then, nakita ko yung kagandahan ng business. Ayan, mga mens, no? Tinulungan din tayo ng mentor natin kasi nga, maganda daw i-share yung ano yung business natin. So nag-invite po tayo, in-invite po sila sa lugar namin. Then ang nagustuhan ko po sa mentor ko, todo support po nung nagsisimula po ako. Then siya mens. And also po kung nakikita niyo yung father founder po natin, todo support din po siya nung nag-start po ako sa business. Siya din po sumuporta sa akin nung nagsisimula, yung kapatid po niya. The same time po si Mentor Rhea. Ang kagandahan po dito, no, wala siyang cross-line. Hanggat I am worldwide ka, tulungan po tayo. Ganun po siya kaganda. Kaya ko rin po siya nagustuhan. Then aside po dyan, mga men, so nag-share na po talaga tayo, no. Then ito po yung nakikita ko. Kasi nga po, since nga po, ang interested ko lang po talaga is Garcinia, naririnig ko na po yung Amazing Pure Organic Barley. Kasi nga po, kasama po siya sa products natin. Pero hindi ako bumibili, mens, ng barley. Garcinia lang po. Ang purpose ko lang, makabenta ng Garcinia kasi maraming naghahanap ng ano, weight, pang pa-weight loss, di ba? So, ayan po, naririnig ko na yung barley nga po is discovered by Dr. Hagiwara, which is scientist na rin po. May-ari na rin po ng large, parang mercury, pero from Japan. Pero nag-research pa rin siya into organic food. And then, nababasa ko na din po to mga mens, yung barley is recognized by science as the most nutritious of all plant food, containing broad spectrum of essential vitamins, minerals, nutrients, enzyme, chlorophyll, phytonutrients, at chemical. Nababasa ko na siya mga mens, no? Kasi sinishare. Sinishare ko din, di ba? Kapag sinishare ko din siya mens, no? As awareness. And then, ayan, yung nga din 68 micronutrients, kasi nga, according sa science, proven na nila, barley merong 68 micronutrients, may minerals, vitamins, enzyme, amino acid. Kumbaga, nandun na daw po lahat. Pero as distributor, hindi pa po ako believe nung una kasi hindi ko pa siya natatry, mens. Pero sinishare ko sa iba. Ganun siya, mens. Kasi nga, ang purpose ko lang po, Garcinia Cambodia, tapos kumita lang, mens. So, ayan po. So, ayan po. If ever nakikita niyo po yan, baka this is the sign na po, no? Try mo din, mga mens. Kasi ito po, no? So, ayan. Nag-share po tayo ng barley. Pero di po natin nasupukan until one day, ayan. So, na-try po natin yung product. Last June 2020, ayan, nagkaroon po tayo ng bukol sa ilalim ng baba. Ayan, kasi nga po, hindi ko po na-try yung barley. Nagbebenta po ako pero hindi ko iniinom before, ganun siya. Kasi parang hindi pa ako believe sa barley. Although, nakikita ko na si Maritoni, saka yung other products, pero hindi pa rin sa barley. So, ayun nga, mens, no? So, until one day, nagkaroon po tayo ng bukol. Then, since ako po yung Filipino mindset dati na, ay, 1,000 yung barley. Pero since distributor, half of the price na po para sa akin, no? Pero namamahalan pa rin po ako. Like, ang mahal naman yan. Ipang grocery po na lang. Kasi nga, as Filipino mindset, no? Kapag sinabi mo para sa kalusugan, initipid hanggat hindi sumasakit. So, pinalampas ko po yung bukol ko last June ng 1 month. No? So, hindi ko pinansin. Diba? Pero alam ko may bukol na. Diba? So, pinalampas ko 1 month. Nung kinapa ko na po siya, nanganak na po siya ng maliit na bukol. Tapos, pag kinakapa ko na po siya dito, sobrang sakit na po niya. Yung tipong, ramdam mo na dalawa na yung bukol instead na isa lang before, then ang sakit na, miss. Ganun siya. So, ang nangyari po, nagpabili po ako sa husband ko since distributor po tayo ng 2 box ng barley. Pinapunta po po kay mentor Mark Santos kasi doon po kami kumukuha ng barley before. Ayan, miss. Nasubukan ko yung product. Then, good news po, no? In just 2 sachets, lumiit na po yung bukol ko. And then, sinundan ko po ng another 2 sachets, which is nakaka-4 sachet na po ko, nawala na po yung bukol. Yun siya, ganun po kaganda yung barley. Tapos, ang ginawa ko na lang, kinontinuous ko na lang po umbusin yung 2 box para po sure na hindi na po uulit yung bukol. So, good thing na lang po, no, distributor tayo ng barley.
No? Kasi na-try po natin gaano ka-effective yung Barney. Minsan pala hindi mo masusubukan yung product hanggat hindi ka nagkakasakit. Ganon siya, mens, no? So, ayan, Filipino mindset po talaga ako dati. And then, ayan nga po, mens, no? So, after po ng ano, Bukol, ayan nga, si Mentor Cristel, since Filipino mindset po yung ano ko, yung mindset ko pa dati, no? Yung half the price ng barley as distributor, namamahalan pa rin ako. So, after ng Bukol, hindi na ulit ako uminom ng barley. Kasi nga, as mother din, panggastos na lang namin yan. Yung 500, okay na naman ako. Wala na naman yung Bukol ko. Di ko na kailangan uminom. Ganun po yung mindset ko dati. No? Biro, yung distributor ka na, pero ganun pa rin yung mindset mo. Pero ayan po, mens, until one, another day ulit, ano, ayan po, no, nagkaroon po tayo ng kidney stone, 5 centimeter po, no, need na daw operahan, then hepatitis B po kasabay ng kidney stone ko, yung naninilaw na po yung mata ko, mukha na daw po ako mongoloid, no, sabi nung pinsan ko, kasi naninilaw yung mata. Tapos acid, may acid reflux po ako niyan. Yung kapag kasi pala may acid ka, no, yung acid, tumataas sa lalamunan, tapos nalalasahan mo, mens. Tapos minsan, hindi ka makakatulog kasi nga, oh, tumataas yung acid sa lalamunan. Kumbaga, iintayin mo kung bumaba muna yung acid bago ka makatulog ulit. So, yun po yung naramdaman ko, no? So, before ko po yan, ano, before po ako isugod sa ospital, since nga po may kidney stone, masakit po yung tagiliran ng likod po. Yung tipong akala ko nung una lamig lang po siya. Yung tipong kapag may lamig ka, di ba ang sakit nung ano, bandang spot na merong lamig, ganun. So ang ending po, nagpahilot ako sa asawa ko. Sabi ko, de, hinutin mo ko, ang sakit, may lamig yata yung likod ko. Tapos etong mga mens, no, pregnant pa po ako niyan ng panahon na yan. So, ayun nga, pregnant po tayo. Tapos sumasakit yung tagaliran sa likod ko. No? Una po, no, mga 30 minutes yung sakit. Tapos aandar ulit another 20 minutes. Then hanggang sa naging 20 minutes lang yung time frame ng sakit. Then aandar ulit ng 20 minutes. Then hanggang sa naging 10 minutes. Then ngayon, mayat maya na hanggang sa sobrang sakit na hindi na siya nawawala. Ang sabi ko sa asawa ko, hindi ko na kaya. Tara na sa ospital. So, ganyan siya, mens. Kasi, una sa lahat, ayoko din talaga magpapunta sa ospital kasi nga, may Pilipino ako mindset na pag nagpadala ka sa ospital, gastos, mens. Sobrang gastos kapag, magpapadala ka sa ospital. Kasi una sa lahat, pa-laboratory pa lang. Makita pa, mo pa lang po yung health concern mo, kailangan mo na agad ng pera. Di ba? Ganun siya. Pero hanggang sa hindi ko na kinaya, nagpadala na po ako at ito po yung naging resulta po, no? So, ayan. Ang dami pong reseta ng doktor, tinignan yung health concern. Then, ayan po yung diagnose, di ba? So, 5 centimeter, tas ang advice ng doktor, bumalik ka ng 1 month, kailangan mong operahan. Mens, yan. Sino po dito yung ano, no? Yung, nung nagka-health concern, nang sinabi yung ooperahan, parang kinabahan. Tapos, instead na isipin mo yung health mo, ang isipin mo, ay, gastos to. Ganun, mens. Ganun yung naisip ko. Ako baga, ang sakit na nang nararamdaman ko, pero nung sinabi yung operahan, ang inisip ko pa, gastos, mens. Kesa yung health ko. ganun po ako dati, mens. Kasi, laboratory pa lang po, umabot na ng 5 to 7K, makita mo lang yung health concern moments. Eh, nung panahon po yun, hectic po sa budget. Diba? So, ang ending po, no, eto po yung naging fear ko. Ayan. Ang kinatakutan ko, yung ooperahan ako. Kasi, pregnant po ako ng panahon yan. Tapos, ang sabi sa akin, kailangan mo operahan next month. Diba? So, in-imagine ko, ala, bubutasin yung katawan ko. Ganun po yung naisip ko. Tapos, buntes. Diba? So, sabi ko, ayoko maoperahan. Malaking gastos. So, since nga po, na-proven ko na po yung barley nung una dun po sa Bukol ko. So, ginawa ko, de, punta ka ulit kay Mentor Mark. Bili ka ng barley, 2 box. Ganun, mens. Pero buti na lang distributor na ako nun. Diba? So, 2 box, mens. De, bili ka. So, ayun po, uminom po ako ng barley. Kasi nga,
Ganun na yung diagnose sa akin. Tapos nanininil na yung mata ko, hindi ko na kinakaya yung sakit. Buti na lang po may tinurok sa akin, parang pain reliever po para sa pregnant. Mawala yung sakit na nararamdaman ko sa likod ko. Yun lang po yung nakaramdam ako ng gaan nung tinurukan ako ng pain reliever. Ngayon, tas pero sabi ko pa rin, ayoko magpa-opera, malaking gastos. So nung nagpabili na po tayo ng barley, dumating na si barley po sa tahanan namin. Nagtimpla po ako, 3 sachet po agad sa isang baso. Ininom ko siya before lunch, empty stomach. Tapos uminom po ulit ako, 3 sachet sa isang baso before naman po matulog. Ganun po siya. And then, ayan, kinabukasan po no, nung nakita ko ng pinsan ko, ano, may sakit ka? Parang umartik ka lang. Ganun siya, miss. Kasi okay na daw po yung ano ko, yung mata ko, tapos okay na daw yung pakiramdam ko, tapos nagagala na daw ako, parang hindi daw ako sinugod sa ospital. Sila po kasi yung sumugod sa akin sa ospital. Kasi sila po yung ano, yung merong access pa ngayon. And then, eto po, no? Ayan. So, noon nga pong naisip ko yung operation, naisip ko yung family ko. Kasi nga, ano ba yan? May anak pa ako. Hindi pwedeng hanggang dito, no? Hindi pwedeng sakit, yung sakit ko magstay. So buti na lang po nakapag-take po tayo ng barley. And good news po, no? Nung nag-take po tayo ng barley continuously while pregnant po tayo, ayan, no need na po for operation. Ganun po kaganda yung barley. Kasi pero hindi po yun sa ano lang, no, sa 6 sachet lang, okay na ako. Kinontinuous ko po siya. Mga months or 2 months or 3 months po. Nag-barley po ako. Para lang po umokay yung pakiramdam ko. Ganun siya, mens. So kung ikaw po, namamahalan ka po sa barley, ako din. Namamahalan din po ako sa barley. No, kasi yung 500, pambili na po yan ng diaper, ng gatas ng anak ko, mens. No? Tapos nag-iipon pa po kasi mga nganak. So good thing na lang po, may barley tayo. And then, ito po ang kagandahan sa barley natin. No? Since nga po, ayan. Ayan, miss. Kung narinig nyo po dun sa video, no, yung anak ko po, 5 months pa lang tumitili na. Siya lang po kasi yung, ano, yung anak ko na barley ko, na inuman ko ng barley while pregnant. Kasi nga po nagkasakit tayo. So nainuman natin ang barley habang buntis. So maganda din po yung barley sa buntis. Kasi po tong anak ko po si Atali po, no, ang bilis po ng development niya. So, kita nyo mga po sa video kanina, tumitili na 5 months pa lang. Tapos 5 months pa lang po, kumpleto na po agad yung ngipin sa taas, pati po sa baba. So ganun po kabilis yung development. So ang ganda din po niya, if ever meron po kayong pregnant na family member, maganda din po matry nila. Then aside po dyan, no, ayan, yung barley din po, natulungan hindi lang po ako, pati yung family ko po. Ano po yung, ano po yung natulong ng barley? Yung anak ko po, si Janie, 9 months na po siya. Si, as a mother means, may ininda yung anak ko. Ano sabi? Ma'am, meron akong bukol. Ayan, saan yung bukol? Tapos yun pala, meron siyang bukol sa dibdib mismo. Yung tipong kung saan yung nipple ng babae, doon mismo yung bukol. Akala ko nung una puberty stage kasi nagdadalaga. Pero nung inaba ko yung kabila, hindi pantay, miss. Mentors and guests, hindi pantay. So kinabahan ako as a mother. So hindi pantay yung bukol, tapos yung bukol ang tigas. Diba? Malaking bukol na matigas. So, nung nasabi niya, nasabi daw pala ng kapatid niya, no? Tapos tumigil sa bukol. Ginawa ko, pinainom ko siya ng barley, na-i-program ko po ng 1 month. Tapos ang kagandahan ko sa barley natin, ngayon po, wala na po yung bukol niya. Ganun pa po kaganda yung barley natin. And then, aside po doon, proven ko na rin po sa anak kong pangalawa, nagkaroon po siya ng food allergy. Alam niyo po yung kinain niya, yung crinkles, na pagkain or tinapay, yun lang po yung kinain niya. Isang piraso po kinain niya. Tapos nagulat po kami, meron na siyang patches sa katawan, pati dito po sa part ng leeg, tsaka sa mukha. Sabi po, ano nangyari? Kumain lang daw po siya ng crinkles. So, buti na lang po, may stock pa po ako ng barley noon. Pinainom po siya 1 sachet.
ng Barney. Nung nakita ko na agad na tinutubuan po siya ng mga ano, patches ng allergy sa skin. So pinainom ko one sachet ng Barney. Good thing po, kinabukasan, wala na po yung patches. Okay na po yung katawan ng anak ko. Ganun po kaganda yung Barney. And then, no, ito na din po yung pinapainom ko sa kanila as vitamins ngayon. Kasi po, hindi na po tayo, ano, hindi na po tayo Filipino mindset namamahalan sa Barley. So, sinasama ko na po siya as lifestyle sa family. Kasi nga, ano ko din, no, napag-aralan ko din. Kumbaga, inaral ko talaga yung Barley nung natulungan ako meds, no? So, yun nga, mas madami pa po siyang vitamin sa vitamin C na binibigay ko sa anak ko before. So, kaya sinasama ko rin po siya sa lifestyle. Then, ito nga mga mens, ito po ang advice, no? Healthy body equals healthy bank account. It is simply you can't enjoy wealth when you are not in good health. And then, yung next po dyan, your body is your priceless possession. So, do take care of it po. So, yan po yung ma-advise ko po sa inyo kasi meron din po, no, instances sa family namin, again, mga mens, no? So, kung ikaw po, nababarley mo yung immediate family mo, no? Ito po kasi, ayan, nagkaroon po ulit ng isang, ano, no, ng isang instances or one day po, that means, meron na naman kaming na pagdaanan, yung mother ko naman po ang nagkaroon ng health concern. Sa kanya naman po, biglaan po, means, yung health concern ng mother ko. Yun tipong kaya before po siya masugod sa ospital, nagulat po kami kasi nagla-live po kami, 'di ba? Tapos yung mother ko para pong ano, inatake, yung parang ine-epilepsy miss. Nakakita na po ba kayo ng parang ine-epilepsy yung nanginginig, tapos tirik na po yung mata. Ganun miss. Tapos po tirik yung mata, nanginginig, tapos yung laway po umaano na, lumalabas sa bibig. Ganon. Nung una, kinabahan kami ng kapatid ko. Kasi akala namin, after nung time na yon na umaandar yung ano niya, yung parang ine-epilepsy, yung nakukuryente. Ang after nun, akala namin may stroke. Kasi nga, pag ganun kasi, yun di mo pag may nababalitaan ka, di ba nagaganun? Ang next mo naisipin, baka na, ma-stroke na to, ma-stroke, ganun. Yun di po hindi na makakagalaw yung buong katawan. So, yun. Buti na lang po, no? Ayan. Nung sinugod namin sa ospital, nakagalaw po yung mother po. Kasi taga-pray kami nun, Lord, wag naman. Ganun. Ganun yung mangyari. So, good thing na lang po, nung sinugod namin sa ospital, nagkaroon po ng malay yung mother ko. Nung una po, hindi niya kami matandaan kung sino kami or nasaan siya. Pero after ng 10 minutes, naalala kami. Kasi kinabahan kami, hindi niya kami maalala nung simula. So, ayun, miss. Tapos, yung una naming ospital na napuntahan, walang doctor na available. Ganun po, no? So, ang ending, yung malapit na ospital, pag hindi available, saan ka pupunta? Di ba sa susunod na available? Tapos ang sabi, ang recommend sa amin, dalhin nyo doon sa high-end na ospital na kompleto yung gamit. So ang ending ko, dinala po namin sa Lakeview Binangonan. Shout out po sa mga tigang Binangonan kung alam nyo po yun, no, yung Lakeview. No? Na may ospital po doon. So doon po namin siya nadala. And then, good thing na lang po, no? Well, hindi po na mild stroke yung mother namin. Okay pa siya, ganun. Tapos, ayan nga, miss. Ayan. Ayan, dalawa po nilagay namin. Kanina, apat. So, ayan po, no? Kung makikita nyo po dyan, pinupuslit po namin yung Barley sa loob ng hospital. Kasi nga, pag nakita po ng doktor, pinagbabawalan mag-intake. Yun nga lang po, uminom ng tubig, pinagbabawalan po yung mother namin. Pagdating namin ng hospital. So, sabi pa nga nung kapatid po, ayan po, undercover po kami, pinupuslit kami ng Barley sa hospital, men.
Buti po, may stock kami sa bahay ng Barley. So, ayan nga, men. So, every 4 hours, pinapalaklak namin yung mother namin. 2 sachet, 3 sachet sa isang inuman. Ayan, mga men, no? So, ayan. So, minsan hindi mo, ano, no? Hindi, minsan bibiglain ka po ng isang sitwasyon. Lalo na kapag hindi mo namamonitor yung family member mo. So, ayan siya, mga men. So, pinainom po namin siya ng Barley. So, eto lang po, no? Gano'n po kahalaga na very important, health muna yung alagaan mo, no? Bago ibang expenses. Or mag-invest ka sa health. Kasi tingnan nyo, mens, wala pang 8 hours, wala pang ano yata yan, 5 hours, 18,000 agad. Ba? Diba? Ang sakit sa bulsa, mens. Paano kung wala kang ipon? Ba? Diba? Paano kung wala kang tabi? Paano kung wala kang ano, wala kang work pagkukunan ng ano mo ng income? Buti na lang po, mens, no. Doon sa 18,000 po na yan, no, naghati po kami. Una po, credit card muna sa kapatid ko. And then, yung mga sumunod po na gastusin, buti na lang po, may, medyo may ipon-ipon tayo sa Barley. Tapos, yung asawa ko din po, nag-ano po dyan, nagbigay din po ng share sa 18,000. And then, ito lang, mens, no? Kung akala nyo, okay na yung 18,000, ito pa po, mens. No? Ayan. Huwag po kayong mabibigla. Love. Diba? So, ayan po maliktad yung pala na naging expense. Actually, hindi po saktong 70,000 yan. Pwede na po dyan. Baka nga po umabot ng almost 100,000 po yung nagastos namin. Diba? Sa isang bigla ang sitwasyon, emergency, kahit wala kaming pera, mens, lumabas yung pera namin. Combined, mens. No, pwede na po yung pang-platinum package. Diba? So, almost 70,000 plus mo po yung 18, plus mo pa po yung pambili ng medicine pang gastos. So, ngayon nyo po sabihin na hindi mahalaga yung health, mga mens. Kahit hindi mo health, pero pag health ng ano mo, ng family mo na malapit sa iyo, mens, kahit wala kang pera, magkakapera ka po. Ayan po siya, mens, no? So, ayan lang, mens. So, ngayon po, no? Ayan, maintenance na po ng mother ko yung bar. At the same time po, ayan, member na po yung mother ko. Then, siya din po, nagiging ambassador na din po at model na po ng ano ko, ng ano, Barley at ng mga products po natin. The same time po, since na-proven po yung Barley natin, yung kapatid ko po, nag-share na din po ng Barley. Minsan nga po, kumikita siya 3,000, 5,000 one week sa Barley. Pag may order siya. Then, ayan mo, meron din siyang pay-in. Diba? So, ayan, sa office mate niya. Then, yung father ko din po, no, nagbebenta din po ng Barley. Nag-share din po ng Barley. So, ayan po, na-sharean po niya yung kabaro po niya sa Eagles, no, na may acid reflux. So, natulungan din po ng Barley. And aside po dyan, mga mentors, ayan po, very short, ano lang po, no, advice. Ayan, wait lang po. So, ayan po, no. So, ito po yung na-realize ko din. The first wealth is health. And the best investment you can ever make is in your own health. So, do you agree po ba? If ever po ba, no, kapag naranasan nyo po yung naranasan ko before, may isip nyo pa rin po ba gastos? Yung mag-invest ka sa health mo? Di ba hindi? Mas magastos means pag sakit pala, yung ano, umandar. So, ganun siya, mens, no? Then, at the same time po, ayan, since nga po, proven ko na at ng family ko po, yung amazing pure organic po, Barley po natin, yung mga tao din po na natulungan ng Barley natin, ayan, like, if ever may kakilala po kayo, may fatty liver, siya po natulungan sa fatty liver niya, gastritis, meron din po sa kidney stone, same as me, thyroid po, no? Then, eto, maliit na bukol sa dibdib, gallstone, then high blood, mga mens. Pero yan po, karamihan po dyan member na. Kasi po, natulugan na po ng ating products. And at the same time po, no, example na lang po to mga mens, no. Yung isa pong high, nag-inquire because may high blood pressure siya. Ngayon po, sineshare na po niya yung Barley. Kasi natulungan din po siya sa health niya. And ayan po, sineshare na rin niya po sa mga office mate niya, then family din po niya. Gano'n po kaganda yung business natin. Di ba pag maganda ang isang
produkto sinishare. So, siya po sinishare na po niya. Then, aside po dyan, meron din po tayo, no, yung sakit sa tagiliran. If ever, no, sa mga gathering, siya po kasi medyo, ano po, no, kada may gathering, umiinom ng alak, alcohol, siya daw po, nung last year, na hindi pa siya nagbabarley, masakit daw po yung tagiliran niya kada umiinom siya ng alcohol. Which is, kaya po siya nag-order ng barley para po sa health niya. And ang good thing po, hindi na po sumasakit yung tagiliran niya kahit nakakainom po sila ng alcohol. And ngayon po, nag-share na rin po siya ng ating Amazing Pure Organic Barley, then mover na din po siya, mga mens. Then aside po dyan, ito po mga mens, no? Ito po si Tita Lloyda po from Isabela. Siya po, siya naman po, thyroid yung concern niya. Pero ang nangyari po, na-operahan na po siya sa thyroid bago po siya mag-inquire sa akin. So, sa operation po, inabot din po ng 200 daw yung operation niya. Tapos ang sabi ko, na-operahan na po pala kayo, tita. Ano pong problem? Ba't nag-re-reach pa po kayo ng barley? Sabi niya, nung na-operahan daw siya, baliktad daw yung naramdaman niya. Kung kailan na-operahan siya, lalo siya naging bedridden, sumasakit daw yung ulo niya, hindi siya makabangon sa higaan. Wala na siyang nagawa after ng operation. Yun yung concern niya. So, nangyari, meron po siyang anak na sa taga-Qatar. Nag-member po yung anak niya para sa kanya. And then, ayan po, no, binigyan po siya ng 10 box every month ng barley ng anak niya. And then, ininom na niya. Pero mapapansin niyo, meds from Haggard, umukay-okay yung itsura ni tita, 'di ba? And then ang kagandahan po sa business, kapag proven po kasi yung product, no, tapos shinare mo din po sa nangangailangan ng product, kumikita din po. Siya po, no, yung hawak niya pong pera, kita niya po yan sa retail. So, wala pa pong 30 minutes, kumita na po siya 10,000. Pero kapag distributor, 5,000 po agad yung income na. Ganun po kaganda yung business po natin. Una, ako lang po, din na-share po natin sa ibang tao, then po sila nag-share na kasi natulungan po siya ng negosyo ng ating produkto. And then, ayan po, makikita niyo po dyan sa picture, halos karamihan po dyan, distributor na din po ng ating Amazing Pure Organic Barley. And then, ito po ako, nakikita niyo, teacher ko po siya nung elementary. Ayan. Siya naman po, nanalo po ng, ano, yung parang ano, yung, nanalo po ng package ng barley. And then, siya po kumikita na din, yung teacher ko. The same time po, no, ito po yung nakikita niyo po dito. Ayan, siya naman po, ayan, sa kanya naman po, dapat po pala, ooperahan yung father niya. Kasi may bukol daw po malaki sa leeg, yung father niya. So, ang ending po, yung ininvest nilang pera na scam, 100,000 din daw po yun for operation ng brother niya, ng father niya. Buti na lang daw po, nag-member siya sa barley. Pinainom niya yung tatay niya ng barley. Ngayon po, wala na yung bukol. Ganun po kaganda. Hindi pong buti na lang daw nag-member siya kasi kung hindi, yung perang dapat pang operation ng father niya na na-scam pa, back to zero din sila. Which is nakarelate po ako po. Diba? So, ang ganda po ng product natin. Marami pong nagtutulungan. Diba? At the same time po, no, ayan, marami na rin po tayo na share ng ating Amazing Pure Organic Barley. Pahayaw na lang po to, no, para po makita na kung gaano po kaganda yung business natin. And then yung business po natin, nung una, akala ko po talaga, benta-benta lang, retail-retail lang, mga mens, yung kumita lang po, no. Pero naranasan din po natin pala kumita ng 1 week, 11,000 sa ating company. So, hindi lang po yung sakit yung natutulungan, pati health. Diba? And then po before, yung kapag mag-aalaga ka ng baby, may magugulat ka na lang, may nag-order, ayun, may pambili ka na ng diaper at gatas. Diba? Then, eto po, no, yung nakita nyo po, ano, dyan, yung parang mango shake na keep going. Ayan. Nakakatuwa lang po kasi, dati po nung may work ako, hindi ko malibre yung mga, ano, yung family ko, mates. hindi ko sila malibre kung kailan may work ako. Diba? Pero nung naisabay ko po si Barley, ginagawa ko po si Barley, nakakatulong po siya, no? Pag-finance sa mga pangangailangan po namin. Tapos naililibre ko po yung family ko. Sakit ako sa Barley. Then ito po, no, naging top din po tayo sa team po natin, ating founder, Mentor Marlon, yan, top 36 po. And
Ayan po, laking pasalamat ko din po sa mga mentors natin nag-guide dito sa atin. And then, ayan mga means. Ano ba yung ano ko, no? Ano yung nabago sa akin nung ginawa ko yung business? Una po, mga guests, mentor, nabago sa akin yung mindset ko. Dati po kasi, ang mindset ko, naku, magtatrabaho na lang ako forever, no? Tapos, ganito na lang ba yung buhay ko? Tipo, magbabayad na lang every katapusan, tapos wala nang matitira, diba? Ganun po yung mindset ko dati. Tapos, minsan, na, sinisisi ko yung sitwasyon ko sa buhay. Yung tipo, bakit kasi ako pinanganak na ganito, diba? Hindi mayaman agad, ganun, mens. So, ganun po yung mindset ko kasi, as breadwinner, nasa'yo lahat yung bigat. Ikaw mag-iisip pambayad, pangkain, tapos may mga anak ka, gatas, diaper. Tapos yung pambaon ng mga anak, panggastos nyo, mga mens. So, nabago sa akin yung mindset ko. Ay, meron palang ganito. Naging thankful po ako kasi sa ganito, ano, company, nabago po yung mindset ko. Ang laki pong binago ng mindset ko. Kasi nung before po, hindi ko po nakikilala si IM Worldwide, sinisisi ko yung ibang tao sa sitwasyon ng buhay ko. Ganon siya. Kasi ganito. Kasi hindi kami tinutulungan nung kamag-anak kong mayaman. Ganon mga mes, yung mindset, di ba? Pero nabago po siya. Naging grateful po ako. The same time po, no? Naging problem solver po ako because of the company kasi may tinuturo silang mga training paano magiging tamang tao, no? May responsibilidad, di ba? Then yung culture po, maganda po dito. Basta I am worldwide ka, no? Tatawagin ka na lang bigla, hi, miss. Hindi po, pag may nakikita ka, kahit may dalang ano, paper bag, magbabatian. Hello, miss. Ayan, no? Kahit hindi mo kilala sa pangalan, di ba? Basta, miss. Hello, miss. Ganun siya, miss. Tapos pag meron, di ba, may talk ka po, di ba? Papatulong ka sa mentor, basta available, tutulungan ka. Then yung belief ko din po sa ano sa itaas, lumalim po because of the business. Then yung potential ko po na unleash. Kasi ako po yung tipong taong mahihain ko dati, ayoko, hanggat maaari wag mo akong tatawagin. Mamaya mawawala na ako, tinahol mo ko. Ganun po yung ano personality ko, yung tipong introvert po ako, mens. Kaya kong mag-isa sa bahay lang maghapon kahit hindi ako gumala. Ganun po yung personality ko. Pero po ngayon, nalalabas po yung potential, nagiging social ano na po tayo, di ba? Then, ang dami pong binago because of I am worldwide, no? Which is, nung una po talaga, kaya lang po ako nag-join kasi pera-pera. Gusto ko kumita sa Garcinia, gusto kong ano, malus ng weight sa Garcinia. Pero ang laki po ng binigay, laki po ng balik ng I am worldwide sa buhay ko. And then, ito po yung na-realize ko, no? Sabi dyan, God doesn't call the qualified, He qualifies the called. Diba? Do you agree po ba? Ayan. And then, God did not choose us because we were worthy. But by choosing us, He makes us worthy. Diba, mens? Ganyan po yung na-realize ko nung una. Kasi, nung una din po, sabi, ganito na lang ba yung buhay ko, Lord? Paulit-ulit na lang. Diba? Wala na akong naiipon. Ganon. Ganon po yung mindset ko, mga mens, dati. Tapos, ayan. Nung hindi ko pa po nakikilala si I'm More Like, ganun po talaga yung mindset ko. Pagpasensyahan nyo na po ako. Kung sa nega, negative po talaga ako. Pati sa negative po sa gantong industry. Pero nabago. Then eto po, no? Na-realize ko din po habang ginagawa ko yung business. Sabi dyan sa Exodus 15:26, I am the Lord that heals you. And then, kaakibat po dyan, no? Nakita ko po sa Deuteronomy. Kung mababasa nyo po dyan, for the Lord your God is bringing you into a good land, a land of brooks of water, of fountains and springs, that flows out the valley and hills, a land of wheat and barley, of vines and fig trees, and pomegranate, a land of olive oil and honey, a land in which you will eat bread without scarcity, in which you will lack nothing, a land whose stones are iron, and out of whose hills you can dig copper. When you have eaten and are full, then you shall bless the Lord your God for the good land which He has given to you, men. So, men, nakikita niyo po dyan, na binigay na pala ni Lord sa atin nung simula pa lang. Biruin nyo dito sa portion na to, a land of wheat and barley. Diba? Even sa Bible po, no, sinabi dyan,
binigay na ni Lord para hindi ka magkulang. So, nasa atin na lang po kung itatry natin, di ba? Susubukan po natin. Kasi nasa Bible na po, mga mens. No? So, even sa Bible, di ba? Nagsasabi, binigay na ni Lord lahat. Di ba? And then, ito po, no? So, ito na lang po. Isipin niyo po yung family niyo. Kung hindi mo itatry yung barley, kung namamahalan ka po sa barley, di ba? Paano po kung isang araw magkaroon ka rin ng sitwasyon katulad ko? No? Yung bigla na lang may aatakihin sa family mo, hindi mo alam kasi hindi ka prepared. Di ba? Hindi siya nakabudget. Di ba? So maganda po, no? Isama nyo din po yung business, yung barley, bigyan mo po ng barley yung family mo para po, no, matustusan po sila ng nutrients sa katawan. Kasi yung katawan po natin, organic, barley po pala yung binigay na talaga sa atin para makatulong sa health. Pero disclaimer po, no, yung barley po natin, hindi po kasi siya gamot sa anumang uri ng sakit. To cut the long story short po, nagkasakit po kami, na-try po namin yung barley, kaya po kami umukay. And then, sabi na rin po yan sa Bible, and then proven na din po pala ng science. Yan po yung na-experience namin. The same time po, mentors and guests, ayan, dito po sa business, actually po, to be honest, natutulungan na po ako sa mga panglibre sa family, yung growth mindset, yung actually negative mindset ko, naging positive mindset po, di ba? Ganun po kaganda yung binalik ng company sa akin. The same time, ayan, Nance, dati po, nung nagtrabaho po ako, hindi po ako nakakapag-Starbucks. Mag-i-Starbucks ako, may ano pa, may coupon niya, yung voucher, yung free, gano'n, para may discount. Gano'n, tapos nung nag-work po ako, one time lang po ako nakapag-Starbucks noon. Happy pa kami ng office mate ko. Gano'n po siya. Pero po, nung ginawa ko yung business, nagkaroon po tayo abundant mindset. Nalilibre po natin yung family natin, galing po sa barley, di ba? Galing po sa income sa company. The same time po, ang sarap po sa feeling na nakikita mo, nabibigay mo yung gusto ng family mo. Diba? At ito lang po, no? Don't quit. Every difficulty is an opportunity in disguise. So, kung ikaw po is meron kang problema ngayon, nahihirapan ka, umiiyak ka na, hindi mo na alam yung gagawin, means baka po ano lang yan, blessing in disguise. Kailangan mo munang mapagdaanan, kailangan mo munang mapasacrifice muna yung ano na pinagdadaanan mo ngayon kasi next po niyan reward na. Opportunity na. Galing kay Lord. Ayan siya guys. And then sabi po dito, God does not choose us for who we are or how qualified we are, but rather for who He is and what He is permitted to do through our lives. So ayan mga mens, iiwan ko po sa inyo. No? So very important po, no? Kapag naisip mo, pinagsakluban ka na ng problema, baka means, ano na po yan, no? Yung struggle na nararamdaman mo ngayon, baka blessing na. May blessing ng parating sa'yo. Kailangan mo lang mapagtagumpayan yung pinagdadaanan mo. And then, ayan guys, so every time po, no, na meron po tayong achievement, okay lang po ba, ibalik lang po natin kay Lord lahat. To God be all the glory. And ayon nga sa company verse po natin, Jeremiah 29:11, for I know the plans I have for you, declares the Lord, plans to prosper you and not to harm you, plans to give you hope and a future. And tayo po, no, we are built for His glory. So lahat po ng mga kakayahan natin, talent natin, balik lang po natin papuri kay Lord. So yun lang po guys, and I hope po na meron po akong na-impart sa bawat isa sa po sa atin. At iwan ko lang po, very important po alagaan po natin yung health natin, including po yung health ng family po natin. Kasi we never know, pag binigyan ka ng isang pagsubok ni Lord, baka ito na yung solution. Para po mas madali, no? Prevention is better than cure. Ganun siya na. And health is wealth. So yun lang po, ibabalik po na po ang mic sa ating pong host this evening. Thank you so much po mga mentors and guests. Ayan. Grabe. Ayan, thank you so much, Mentor Christel. No, so talagang hindi lang isa, hindi lang dalawa, hindi lang apat,
Kung hindi maraming sakit ang na-topic natin at hindi lang isang tao mga mentors, kung hindi talagang buong family po ni Mentor Cristel ay natulungan ng ating amazing pure organic barley. At mga mentors, no, ating mga mentors, ating mga viewers, ating mga customers na nakatutok ngayon sa ating live, huwag natin hintayin na kung kailan may sakit na tayo, saka pa tayo iinom ng amazing pure organic barley. Lagi natin tatandaan, prevention is better than cure. Ayan. So mga mentors, ito meron na tayong question, no? Kasi commonly ito talaga yung nai-encounter, no? Commonly nai-encounter natin bilang mentor. And also, even nung tayo pa naging customer, tanong na din natin to. So Mentor Cristel, may tanong lang po tayo, no? So ito'y konting question lang naman at konting sagot lang din naman po ito, no? Kasi very direct po itong question natin. So sa tingin mo ba, Mentor Cristel, yung 1,000 pesos na presyo ng ating amazing pure organic barley, is it worth it po ba? Ayan, thank you so much, Mentor Micah. So, isa question mo po, no? Yung 1,000 pesos ba ng barley, worth it ba? Yes po, very worth it, Mentor. Lalo na kung gusto mag-member ka para mas makatipid ka. Kasi no, nung din po no, nagkasakit ako, talagang nani-research po yung benefit ng barley natin, no? Kumbaga, sa 1,000 pesos mo kulang pa nga yun eh, kumpara sa benefit na kaya ibigay ng barley. Kasi ano ba, isang sachet ng barley, pwede ka nang kustusan ng 68 nutrients. Tapos, isama mo pa yung mga 11 times ng milk, di ba? Pero kung iisipin mo, no, para maging healthy ka, 11 times ng milk, pag bibili ka sa ano grocery, magkano na agad yun? Baka nasa 500 pesos na agad yun. Milk lang yun. Wala pa yung ano doon, wala pa yung nutrients. Then, sabi din kasi doon, yung enzyme po talaga yung important sa barley para po mag-function properly yung katawan. Kasi yung enzyme po, yung hindi na ano, nagagawa ng katawan natin, kailangan natin kainin through gulay, vegetables, tsaka fruits. So, yun po siya. So, yung 1,000 mils, kulang pa nga yun. Eh. Sa kayang ibigay ng barley, sobra-sobra po. So, yun po. Ayan. Thank you, Mentor Cristel. Ayan. So talagang hindi ano eh hindi lang basta-basta yung ating product kasi marami talaga siyang benefits and sabi nga nila 'di ba kapag mas mahal yung isang bagay talagang mas mas effective siya kung sa mga luxury brand nga 'di ba ina-avail natin kasi nga alam natin na effective o di kaya mas matagal yung buhay no. So, mas mataas yung value niya. Ayan. So, men, alam ko na sagot niya na rin to eh. So, bakit nga ba, is it a really good thing na magpa-member sa ating company? So, ano nga bang benefits, no? Kung bakit tayo dapat magpa-member? Ayan po, men. So, katulad na lang ng story ko before, men. So, nag-join ako sa business, hindi dahil sa barbie. Nag-join ako dahil lang sa Garcinia, Cambodia. Yung gusto ko lang mamayat. Ganon siya, mens, no? Pero biruin mo, mens. So, sa simpleng pag-join mo, because na gusto mo lang ganon na mayari sa'yo na mag-slim, natulungan ka pa more than pa doon sa, ano, sa membership. And then kung iisipin nyo po, no, doon pa nga lang po sa pagbebenta ko ng Garcinia, bawi na po agad yung pinuhunan ko sa negosyo. Tapos marami pa po akong tao na tulungan din. No, may natulungan din po kasi sa pagpapayat, the same time natulungan din sa barley. Actually, yung membership po, bonus na lang po yan, Nets. Kasi, kumpara sa balik, kasi more than po dun sa pinang-member ko po yung balik. Yun na nga lang po, makita mong okay yung family mo because supplied yung nutrients sa katawan. More than pa yun na, ano, Nets, ng pang-jade package. More than pa po, no? Kasi biruin mo, kapag sakit ang umandar, kahit wala kang pera, lalabas, magkakaroon ka ng pera. No? Kahit wala kang pera, gagawan mo ng paraan. Diba? Yun din po dito, no? Kapag yung membership mo dito kasi, parang investment mo yan para sa'yo at sa family mo. Hindi lang naman kasi ikaw po yung isipin mo, pati na din po yung family mo. So, maganda po, no? Mag-ano ka na din, mag-join ka na rin para po supplied din ng ano ng nutrients yung family mo because of the barley. And ang kagandahan po kasi dito means
Yung barley po kasi talaga natin yung pinakaunang barley sa Philippines. Nasubok na po ng karamihan, pati ni Miss Marito mismo. Even ako, Mens. No? So, hindi lang pala sa kape 3-in-1. Pati sa katawan, 4-in-1. Nagiging 4-in-1. Tapos sakit pala. So, ayun siya, Mens. No? So, ganda po. Actually, yung membership para kulang pa nga sa pwede ibigay. So, yun lang po, Mens. Back to you. Ayan. So, parang hindi ko na itutuloy yung pangatlo kong question kasi nasagot na, no? Kasi tayo mga mentors, no? Minsan, yung ating mga viewers din right now, namamahalan tayo agad sa presyo ng ating Amazing Pure Organic Barley or yung package. When in fact, kapag tayo po ay nag-avail ng ating package, lifetime na po yung benefits nun, no? So, kung emergency katulad na nangyari po sa family ni Mentor Cristel, talagang hindi mo aasahan eh, ang sakit na yan, bigla na lang yan bubulaga sa'yo. Kasi tayo po yung nagkakasakit, no? Hindi ko pala napakilala yung sarili ko kanina. I'm a former student nurse po. And ako po si Mentor Micah, no? So, even napag-aaralan na po namin before na ang sakit talaga, hindi naman siya basta-basta talaga, no? Nagbi-build up siya sa katawan natin dahil sa ating mga lifestyle, kung anong kinakain ba natin nung tayo po ay kabataan pa, or ano yung, paano ba tayo matulog, ano ba yung ginagawa natin sa katawan natin. Eh. Minsan kasi naabuso natin ang katawan natin, and hindi natin alam, nagbi-build up na pala yun ng sakit, and nabibigla tayo, when in fact, hindi naman talaga siya biglaan. No, so, bakit nga ba hindi natin itry itong ating Amazing Pure Organic Barley? Eh, marami ng nutrients, marami ng itong, at marami na po talagang nag-testimony na talagang effective po ang ating Amazing Pure Organic Barley. So, hindi na po natin papatagalin ang ating gabi dahil lumalalim na po, ano? And salamat po sa ating 281 million viewers! Grabe, talagang worldwide po tayo. And kung ikaw, viewer, ikaw pong customer, i-try nyo na po, maganda po na i-chat mo na kung sino man nag-invite sa iyo ngayong gabi. I-try nyo po ang ating Amazing Pure Organic Barley kasi surely, meron po talagang magagawang maganda po sa ating katawan, hindi lang sa katawan natin, no, sa ating bulsa. At hindi lang sa bulsa, pati sa ating personality and spiritually. Dahil ang company po natin ay God-centered po, no? So, thank you po mga mentors and ating mga viewers. Titake ko po itong opportunity na to na magpasalamat po sa ating BODs, kay Ms. Maritone Fernandez, sa amin pong mother, founder po sa Team Blast, si Mentor Shirley May Sibulan, and ating under po ng Team Blast ay ang Team Focus Worldwide, kay Mentor Marlon. Thank you so much po sa opportunity na to, and sa aming angel mentor na si Mentor Mark Santos po, sa Team Builders Worldwide, and sa ating co-founder po na si Mentor Rhea Macaldo. Sobrang salamat po sa opportunity na to. And also sa ating pong mga nakikinig talaga, no? Salamat po. At pasalamatan mo rin kung sino man yung nag-invite sa iyo ngayon. Dahil talagang very wonderful ang ating product and also ang ating company. Ayan. So tayo po ay nagpasimula ng prayer. So tayo din po ay magtatapos sa prayer. Ayan, no? So let's have the presence, let's ask the presence of the Lord this evening. Lord God, we thank you, Lord, sa gabing ito na kami po ay nakapakinig, Panginoon, ng testimony. Dahil ito po ay nagpapalakas sa amin, ito po ay nagbibigay, Panginoon, ng hope sa amin, Panginoon. Kami nga po ay inyong pinili dahil kami ay qualified, kundi pinili niyo po kami, Panginoon, dahil kami po ay inyong pinalipay, Panginoon. At salamat po sa gabing ito sa aming speaker, kay Mentor Cristel Jem Odtohan, Panginoon, dahil ginamit ko po siya ngayong gabi para po mag-spread ng hope po sa bawat isa na nakikinig po ngayong gabi. Salamat din po sa bawat isa po, Panginoon, na nakikinig. Pagpalain niyo po ang bawat isa sa amin at kayo po, Panginoon, ang mag-guide sa aming buhay. Wala kami magagawa, Panginoon, kung wala ka. At i-bless mo po ang company namin. I-bless niyo po ang bawat isa, Panginoon. Kayo po ang manguna sa buhay ng bawat isa. At dinudulog po namin ang gabi na ito, nawa po ay nabuksan po ang aming isipan at ang aming puso, Panginoon. At ispread po namin continuously ang yung magandang gawa, Panginoon, na itong halaman na po nito, ito pong Amazing Pure Organic Barley ay talagang makatulong pa po sa iba pong pwede naming matulungan, Panginoon. At lahat po ng kabutihan, lahat ng blessing, lahat, Panginoon, ng kadakilaan ay sa iyo lamang namin, Panginoon, itinataas. At
Lahat ng ito ay dalangin po namin sa iyong pangalang Jesus. Amen. Ayan. So, shout out po no, sa lahat po ng nakikinig. Shout out po sa aming team builders worldwide at sa aming mga co-hubbers. Shout out po sa inyo no, sa team GGS and team Avida. Hello po. Shout out po. And thank you po sa ating mga nanonood. Ayan. Thank you, thank you, mentors. Thank you so much po sa time, you guys. Thank you po. Thank you po sa mga nanood. Ayan, no? So talagang very wonderful ang ating product. And let's share this live, no? Lalo na sa mga hindi naabutan ang live na to, pwede pa rin po natin siyang i-share. Ayan. Pwede natin siyang i-send ang link na to. At hindi naman po siya mawawala sa ating page. All is lost. But what if I tell you there's home where you can find hope, where dreams become reality and visions do come true? A home where there is integrity. Trust is earned and never given. Mutual trust is maintained when the company's leaders are at the forefront of hope in the Lord, in their people, and in their products. Action. A place where everyone moves to inspire one another to step out of their comfort zones and into better lives. Times may have been uncertain, but we continue to move and improve the lives of so many. We turn their prayers into blessings with incentives such as cars, house, and lots, travels, and commissions on top, all achieved while working at the safety of our own homes. Mentorship. Here, we only prosper when we grow together and help each other. Growth happens when we equip our people with the right tools and training. We focus on self-development so we can be the best versions of ourselves. Face the challenge.